Hello friends, welcome uli sa ating channel. Ito na naman si Kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Ang pag-aaralan po natin na this time ay ang tungkol naman dito sa wall putting natin o yung tinatawag na pundasyon ng pader natin, no? Bali, kasama na rin po, no, yung pundasyon ng poste natin at saka mismo yung poste natin. Kasi dati po, no, ang pinag-aralan natin ay ang tungkol sa bilang ng hollow block, tapos yung mortar ng hollow block at saka yung plaster. Ngayon na kukunin po natin yung pundasyon naman, no? Pundasyon ng pader natin at saka yung pundasyon ng poste natin, pati yung poste natin. Kukunin po natin yung mga volume niyan, tapos kukunin po natin yung simento, buhangin at graba niyan. Tapos lalagyan po natin ng presyo kung magkano yung magagastos natin. Yan po yung step by step na pag-aaralan natin sa videong ito. Sana panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo, may matututunan po kayo sa videong ito. Kaya lang, bago po tayo mag-umpisa, no, sana pakipindot lang po yung like. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pakipindot yung subscribe, notification bell, pati na po yung share. Ang Matt ni Kuya YouTube channel po, mayroong mga playlist videos yan na ito po yung mga yon. Sana po panoorin nyo. Maraming maraming salamat po. Okay, ang una po nating kukomputin ay ang pundasyon po nitong pader natin, no, yung tinatawag na wall putting. Ayan po yung kukunin muna natin ng volume, and then mamaya po lalagyan po natin ng gastos yan, no, o yung cost, no. Bali ang haba po nito, no, bali 2.5 meters po yan, bali ang lapad naman po bali 0.3 meters, no. Tapos sa yung kapal niya bali 0.2 meters po yan. Ayan po yung sukat niya, no. Bali yung bilang naman po niya, no. Anim po dito sa left side, anim po dun sa right side, anim po dun sa likod at saka apat po dito sa harap. Bali lumalabas po yan na 22 pieces po yung bilang nito. Ito po yung computation niyan. Bali, ito po yung computation ng wall putting volume natin, no? Bali, length times width times thickness po yan, no? Bali, ito po yung kinocompute natin yan. Bali, 2.5 meters po yung haba, no? Tapos yung lapad po niya, 0.3 meters. Tapos yung kapal po niya, 0.2 meters, no? Bali, ang volume po niya na 0.15 meters. Since 22 pieces po yan, 22 times 0.15, 3.3 cubic meters po pala yan. Okay, tapos na po tayo sa pag-compute ng volume ng wall putting natin, no? Ang susunod naman po nating kukomputin ay ang volume naman po ng column putting natin. Ito po 'yon, no. Ang sukat po ng column putting natin, no, bali 0.8 meters by 0.8 meters po 'yan. Ang kapal naman po bali 0.25 meters naman po 'yan, no. Ngayon na ang bilang naman po ng column putting na 'yan, no. Bali lumalabas po 'yan na nung bilangin natin 24 pieces po. Bali ang computation po sa column putting volume, ito po 'yan, no. Bali length times width times thickness din po, no. 0.8 meters by 0.8 meters, ito po yung 0.8 meters by 0.8 meters. Ang kapal po niya 0.25 meters. Tapos ang volume po niya 0.16 cubic meters. Yung isa po 'yan, no. Kaya lang 24 pieces po 'yan. 0.16 times 24, ang total volume po niya 3.84 cubic meters naman po sa column putting natin. Okay, ayun, compute na rin po natin, no, yung column putting natin. Ang susunod po nating kukomputin na volume, ito pong poste natin, no. Ito pong poste natin, no, ang taas po nito 2.6 meters po. Bali, ang cross section po niya na 0.3 by 0.2, no. Tapos ang piraso din po niyan, siyempre kung 24 yung putting natin, no, 24 din po yung poste natin.
Ayan po yung kukunan natin ng computation naman sa volume. Bali, ito po yung computation niya, no? Sa volume, length times width times height naman po, no? 0.3 meters po yung length niya, yung width niya 0.2 meters. Ang taas naman po niya 2.6 meters, no? Bali, ang volume po niya 0.156 cubic meters. Since sa 24 pieces po 'yan, no? Times sa 0.156 cubic meters, 3.744 cubic meters po, no? Yung total volume ng poste natin. Okay, so since na-compute na po natin, no, yung volume ng wall putting, volume po ng column putting, tsaka yung volume ng poste, ito total na po natin, kukunin na po natin yung total volume, yung tatlong yan, and then kunin po natin yung semento, buhangin at graba na magagamit, no, sa tatlong yan, and then mamaya kukosting na po natin. Bali, ito na po yung total volume, no? Bali, sa wall putting volume, 3.3 cubic meters. Sa column putting volume, 3.84 cubic meters. Sa column volume, 3.744 cubic meters. Ang total po niya, no? 3.744 plus 3.84 plus 3.3, 10.884 cubic meters po yung total volume nila. Okay, once na nakuha po natin, no, yung total volume na, no, kunin na po natin yung cement, sand, and gravel na magagamit dyan. Bali, ito na po yung computation dyan. No, gagamit po tayo ng class A. No, ang mixture po niya na 1:2:4. No? Bali, isang simento, dalawang buhangin, tsaka apat na graba. Ang total volume po natin, no, 10.884 cubic meters. Para sa simento naman po, total volume times cement per cubic meters, 10.884 cubic meters times 9. 9 bags kasi per cubic meter kung class A po 'yan, no. Bali, ang makukuha po natin 97.95, sabihin natin 98 bags. 40 kilograms po per bag niyan, no. Sa buhangin naman po, no, 10.884 cubic meter times 0.5 cubic meter per cubic meter. Ang buhangin po natin, 5.44. Sabihin natin 6 cubic meters na. Sa graba naman po, 10.884 cubic meters times 1:1 po kasi. Itatimes po natin sa 1. Yung gravel po natin, 10.884. Sabihin natin 11 cubic meters na po yung bibilin natin. Okay, nakuha na po natin yung computation, no, sa kung ilang buhangin, graba, no, at saka semento ang magagamit natin dito sa poste, putting at saka wall putting natin, no. Ngayon na pepresyuhan na po natin. Ito po yung next computation natin. Okay, ito na po yung computation natin. Semento po 98 bags po ang nakuha natin, no. 98 bags sa times 250 pesos per bag po ang gagamitin natin. Depende po kasi sa hardware yan tsaka sa lugar, no. Actually, nagre-range po dyan, no? Bali, yung cost po natin sa simento, 24,500 pesos po yan, no? Sa buhangin po, 6 cubic meter, no? Ang nakuha natin, 6 cubic meter times 300 pesos po ang gagamitin natin, 1,800 pesos po, no? And then sa graba po, no? 11 cubic meter ang na-compute natin, 11 cubic meter ang gagamitin ko pong presyo, 650 pesos po. Depende po sa lugar yan na meron pong mura, meron naman pong mas mahal dyan. Kaya depende po. Kayo na po maglagay ng presyo. Pero ako gagamitin ko po 650 pesos. 650 times 11, 7,150 pesos po. No? Yung total cost po niyan, no? 7,150 plus 1,800 plus 24,500. Ang total cost po natin, 33,450 pesos po yan. Ayan po pala, no, yung magagastos natin, no, sa pundasyon ng wall at saka doon sa poste at saka doon sa mismong poste. 33,450 pesos po. Take note po, no, ang gaya ng sinabi ko kanina, no, depende po sa lugar yan, meron po mga murang materyales, depende sa lugar at saka depende po sa hardware yan. Okay, kung nagustuhan nyo po itong video ko, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba. Thank you very much po and God bless po sa inyong lahat. Maraming maraming.